Nasira naman ang ilang sasakyan sa North Luzon Expressway kaya kailangan batakin. Nagdagdag na rin ang mga cash lane kasabay ng pagdami ng dumaraang walang RFID. At ang latest doon, tinutukan lahat ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia, tama ka dito sa akin likuran. Makikita nyo, no, dagsana yung mga sasakyan dito sa NLEX. At lahat po ng lane, may pila na ng mga sasakyan. At ayon sa pamunaan ng NLEX, umaabot yan hanggang Novaliches Flyover. Natiyempohan namin si Christy Cruz at kanyang pamilya sa North Luzon Expressway. Papunta sa isang resort sa Bulacan, nasasabayan na rin daw nila ng bisita iglesia o pagbisita sa mga simbahan. So may reunion din bang magaganap po bukod sa... Yes. Reunion din. Mga anak ko, bago sila pumunta ng Pampanga, pupunta sila. Magkikita-kita kami doon. Kabilang sila sa mga dumaraan sa NLEX na kung Miyerkules at Huwebes Santo ay lumalagpas sa karaniwang 300 hanggang 330,000 vehicles sa isang araw. Unti-unti nang tataas yung ating volume hanggang ngayong hapon at maging mamayang gabi po. Bukas ay marami pa rin po, starting ng madaling araw hanggang hapon. Kanina ngang bandang tanghali ay may bahagyang pagbagal na ang daloy ng mga sasakyan sa cash lane o yung lane ng mga walang RFID sa Balintawak Toll Plaza. Kaya mula tatlo, ginawa ng lima ang cash lane dito. Sa kanang bahagi ng Toll Plaza naman, pwedeng magpakabit ang RFID na magpapabilis ng pagdaan sa mga toll booth. Sa ngayon, 80% daw ng mga dumaraan ay may RFID na. Pagkalampas naman ng Toll Plaza, patuloy ang daloy ng mga sasakyan bagamat kapansin-pansin na mas mataas na ang volume dito. Meron ding ilang sasakyan na nasiraan at kailangang ito. Bagamat may libreng towing service ang NLEX sa pinakamalapit na exit, may payo ang pamunuan ng expressway. Sana po bago bumiyahe, i-check po nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magda-drive. Sana po may sapat na pahinga. Sa isang gasolinahan, makikita rin ang dami ng mga biyahero na pansamantalang huminto para magpagas, kumain at mamili ng kailangan para sa long drive. Maluwag naman sa southbound lane ng NLEX na dinaraanan ng mga papuntang Metro Manila mula norte. Pero sa kaliwang bahagi o northbound, makikita ang build-up ng mga sasakyan sa bahagi ng Valenzuela City. Sa bahagi ito rin, nakunan ng video ang paglalagay ng mga cone para magamit ang isang lane ng southbound at makapag-counterflow ang mga northbound vehicles. Bago mag-alas 3, masikip na sa lahat ng lane sa Balintawak Toll Plaza ng kami dumaan, RFID man o cash lane. Pia, update naman tayo dun sa southbound mula po sa Bocaue Toll Plaza hanggang sa Valenzuela ay meron pong slow moving traffic ayon po sa pamunuan ng NLEX kaya itinigil na yung counterflow na nabanggit ko kanina sa aking report at umabot na po sa 37 naman yung mga sasakyan na kailangan ito dahil nasiraan at mabuti naman po wala naman pong naitalang aksidente. Pia? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.